kita nyo, meron tayong Pier of Heights. Ah, grabe, ang taas ng ano ni Idol. Ayun. So, ito ang 360 view ng Zaragoza, Nueva Ecija, dito sa loft ni Idol, punong ministro. So, Idol, sa inyo po nakakuha yung gantong loft design? Wala, sarili ko lang. Ah, sarili lang ako po. Lang ang nag-design nito. Tapos, yung engineer namin dito sa bahay, pinaano ko na yun. Pina-execute ko na yung nasa isipan kong drawing ng loft na ito. Sila na nag-execute. Ayun. Bale, kung makikita nyo guys, napakaganda nung nasa loob na to. Ito, Taiwan. Yan yung mga Taiwan style na trapdoor. Taiwan style. Andito yung cambio niyan. Oh. Ayun. Ang taas nung cambio ni Idol. Oh, may cambio yan, no? Oh, yan, tingnan nyo. Close, open. Ayun. Oh. Close, open. Oh, yan. Napakabilis ng ano, no, Idol? Oo. Oh, mabilis tayo dito magpapasok ng kalapate. So, yan, makikita nyo, may flag dyan. Ewan ko kung ano yung ibig sabihin ng flag na yan. At nakikita ko rin kasi sa mga nagkakalapate yan dati. Opo. So, sabi nung iba, palatandaan daw po, ano po? Ako naman, gusto ko rin naman na ganun. Dahil syempre, hindi naman masamang sumunod sa mga pamahiin. Opo. Wala namang mawawala kung lagyan na ng flag. So, nilagyan ko ng flag. Tapos yung makikita niya, may mga tukod-tukod niya, mga ano, pinapanakot namin sa mga kalapate yan. Kasi may mga makukulit talagang kalapate. Ah, na opo. Hindi basta-basta papasok, dadapo muna, magtatambay. Nanliligo kasi. Opo, opo. So, nagpapaligo naman yung mga babae. Kaya, nandyan, yung makukulit, dyan dumadapo. Dyan dumadapo. So, nilalagyan namin ng pampatakot para hindi nadadapo. Para puro dito na kagad sa landing board. Yung bagsak nila at magtambay man. So, ito, ang grills na to, nilagay ko to dito para sa mga may fear sa height. Kaya merong hawakan dyan. Ayun, actually, dito talaga ang tambayan ng loob. Masa may hawakan lang na ito, hindi na pumupunta doon. Ah, dito po. So, ganyan lang ngayon. Oh. I-stick mo. Ito yung stick namin. Magic stick namin. Oh. Kailangan kasi mahaba stick eh. Opo, opo. Para sa ako, panggan doon sa kabila. Oh. Ayun nga. Oh. Diba? Para kahit nasa dulo siya doon, mapapapasok mo unti-unti. At saka, syempre, kami, may sarili kaming pantawag sa kalapate. Pasok, pasok! Pasok, na, pasok. Hindi kami gumagamit ng whistle. Sariling word namin yun. Pasok, pasok. So, nakikita mo, ganda ng view natin dito. Ganda ng view. So, yan lang yung kaya ko ipagmayabang sa'yo. Yung napaka-green ng paligid po, namin ano dito sa Nueva Ecija. Ganda. Pero kung sa pag-champion eh, naku po eh, dahil na newbie pansier lang tayo dito sa Nueva Ecija, marami lang tayong kaibigan. Marami lang tayong kalapate. Pero kaya ko lang ipagmayabang, yung namimigay ako ng kalapate apo, talaga. Apo. Yun lang. So, tsaka yan, yung mga view dito, napakaganda. Yan lang ang kaya ko ipagmayabang sa ating mga kalapatids at mga kaamigo. Ayan o. Napakaganda ng view dito. Ayun yung pinanggagalingan ng Falcon, no? Doon nakatira yung Falcon sa may tower sa na yan. Sa tower na po ito. Oo. Yan yung binablog ko na dino-drone ko pa. Ayun. So, bali, ito pala. Dito pala lagi yung may Falcon na ano, nadadali. Nandyan siya. Pero magmula nga nung ginawa yung tower na yan, nawala yung Falcon, parang natakot siya. Natakot na siya. Dalawang tao kasi gumawa niyan signal dyan. Ayun. Magmula nun, madalang na siyang pumunta rito. So, na-lessen din po yung ano nila, no? Yung pang-dadagit dito. Oo, kasi syempre, nagkakain ng mga kalapati yan, mga sisiw na manok sa mga iba-iba ditong lugar, tapos doon kinakain eh. Opo. Doon kinakain sa tower, nakikita ko eh. So, yun, medyo na-less na dito sa kalapati ko, hindi ko na nakikita na bigla na lang may nawawala na hindi na nakauwi. Tingin ko nakakain ng mga palkon yung mga ganun. Oo, yung bigla na lang umuwi kahit batcher, tapos nawala na lang bigla. Oo, totoo po. Pero siyempre, hindi natin masasabi na baka na-aksidente rin. Marami kasing kable ng kuryente. Totoo po. Na baka na-aksidente sila sa mga kable ng kuryente. Sumasalpok, ano po. Mm. So ito, ganda lang dito ng tanawin. Lalo pa nag-aabang kami, 360 talaga. Kita mo hindi dito yung kalapate kung saan manggagaling, ha? Alam mo kung saan magiging ano nila, ruta? Pagka norte, dito ang daan sa may eskwelahan na yon. Diyan ang manggagaling na norte. Yan. Diyan ang norte. Pagka south, dito sa may tower na yan. Papuntang Manila po. Yan. Tapos dito yung mountain arahit na yan. Yan. Ayan, Pampanga na yan. Po. Yan. Diyan ang mga daanan ng kalapate pag south ang labanan. Yun. Dito, Bulacan, papuntang Cabanatuan yan. Yung may mga tower na yan. Diyan. Yan. Yan lang labanan. Yan lang ang abangan dito. Tapos dito naman, yung mga bundok na yan, manggagaling yan ng ano, Pangasinan. Yan, papuntang Isabela na yan. Tapos sa kabila, La Union. Yan ang daan sa lugar na yan. Kaya dito, tanong na tanong mo talaga. Sarap mag-vlog dito. Sarap mag-vlog. Ano po? Ang kulang lang dito, aircon. Hindi ko na napa-aircon to. Pero ang lamig naman po dito sa ibabaw na ito. Ano po? Minsan mainit dito eh. Naiinitan din kami dito mag-abang.
Mainit. Pero sa view lang, napakaganda ng view dito. Araw-araw, hindi ka magsasawa mag-vlog dito. Totoo nga po. So, yun lang. At sana, sa susunod ng mga labanan ng mga kaamigod kalapatids natin na nanonood sa mga vlog natin, magpanalo rin tayo, hindi puro gulong. Magtamasa rin po. Magtamasa rin tayo kasi nakakasawa din naman pag puro gulong, di ba? So, bali, mag-acquire talaga ng magagandang linyada. Magagandang linyada. Yun lang, may papayo ko sa ating mga kalapatids at mga kaamigo na handang magsimula sa pagkakalapate dahil hindi biro ang pagkakalapate. Totoo po. Lang. Gastos. Paggastos. Takas yung full-time mo dapat nasa kalapate. Totoo kasi po. Hindi ka mananalo pagka hindi ka full-time na mag-alaga sa kalapate. Totoo po. Totoo nga po. Yan ang totoo. Tsaka syempre, marami kang pera. Ayun, totoo. Kailangan may budget po talaga. May budget talaga. Oo. Pero ang bawi talaga, no, kung sakaling mapapag-champion, po. Kung mananalo ka, doon na may bawi. Sikat ka na, may pera ka pa. ganun talaga. Tsaka syempre, yung magiging mga anak ng mga magcha-champion sa'yo, marami nang magiging buyer. Opo, totoo. Doon ka na lang babawi. Ayun nga po. So actually talaga, magastos talaga pag-ibon. In half year ko dito, siguro 5 to 6 months na ako dito talagang malaki gastos. Mm-hmm. Lalo na sa maraming isali na ibon, katulad ko. 20 pataas yung sinasali ko lagi. Oo nga po. So nagtsatsaga ako kahit talo, okay lang. Tanggap natin yan . Pero syempre, pagka nanalo, nandun na yung bawi na. Opo. Okay. At syempre, higit na masaya yung mga lokmang ko kasi magkakaroon sila ng malaki incentives pag nanalo kami. Opo. Pero kapag wala, pare-parehas kami yung pagod. Ako, pagod ako. Pero masaya. Oo. Ayun. At syempre, ginagawa nga natin na palabas ito sa ating vlog para nansa ganun mga kaamigo yun, matuwa yung mga nanonood sa atin na mga magkakalapate. Bale mo, meron din nanonood na hindi magkakalapate, nagugustuhan tayo mag-vlog. Nagugustuhan mag-vlog. May manonood sa atin na ibang tao. So, hindi lang pang kalapatids talaga. Mm. Kaya nga ako, bumili ako ng mga aso, baka ako kuminsan, yung mga mahihilig sa aso, makapanood sa aso ko. Mga mahilig sa big bike, bumili ako big bike para kung may mahihilig sa mga big bike, bumili ako. Motovlog po. Bumili ako ng kolong-kolong na motor, tricycle, para sa mga mahihilig sa mga kolong-kolong. Kaya may mga sasakyan ako dyan kasi baka ako ganun nga, may mga mahihilig sa mga ganung mga binili ko, mapapanood nila. Mapapanood nila. Totoo nga. So, pupunta ka rin sa inaanak ko, kay Guaps TV Fishan, makahanda na yun doon. Makahanda na. Oo. Panoodin niyo po mga kaamigo, yung vlog naman ni Brothers Combined Slope sa Lop ni Guaps TV Official. Ayun. Kasi syempre, ito bihira lang mangyari. Bihira po talaga. Napakabihira kasi ang layo ng pinanggalingan mo. Opo. Maynila pa, di ba? Laguna! Ba iba, dulo-dulo pa ng konti. So talagang minotor nyo lang yan? Opo. Napakasipag mo naman. Opo. Grabe. Okay, ako nga, di pa ako nakakarating ng Laguna. May big bike ako. Puro hanggang Quezon City lang. Siya from Laguna to Nueva Ecija. Napakatsaga mo. Okay. O yan mga kamigo. At baba naman tayo. Pakita ko sa inyo yung baba natin na low. Para makita mo naman yung mga breeder natin doon ang pangmahinang nila lang. Ayun. Let's go. So yan mga kamigo. Tapos na tayo doon sa taas. At wala naman ako yung pagmamalaki doon sa taas. Kundi yung pagiging pansirkulan dito. So dito tayo sa harapan ng ating loft kasi sobra init ngayon dito at katanghalian tapat mga kamigo. Ayan lang, silipin mo dito yung mga natin mga inakay kong pang 3M banded, 2M banded na natira, mga anak ng champion, nilagay ko muna dyan. Ayun, sabalan dito pala. Baka makakita ka, mayroon ako ditong manok. Ayun, may manok. Ayan, shoot mo dito. Ayun, may manok nga dito si idol po nung ministro. Diba? Sabi ko sa'yo, may manok ako dito . Bigay ni mentor ko yan. Ayun. Nangangain daw ng mga ipis at mga kung ano-ano dyan yan. Tapos yung mga laglag ng pagkain ng kalapate. Nauubos niya. Ay, sakto. Ubus nila. Diba? Ang liit lang ng manok niya. Malaglan. Dobling kalapate lang. Oo po. Ng size ng kalapate. Doble. Diba? Tapos ito yung syota niyan. Ito. Pakita natin sa ating mga kaamigo. Ayan yung syota niya, no? Ayun. Dalawa sila. Diba? So, yan. Tagakain ng mga ipis at mga kung ano-ano dyan, laglag ng mga kalapate. So ngayon, wala ka makikita ngayon na laglag . Ubus yung mga mais, ubus lagi ng mga manok na yan. Kaya napaganda yung pagkakabigay sa akin ni mentor ng mga manok na yan. So mabait naman sa kalapate kasi
Kila Mentor kasi nakasama din sa mga Kalapati yan. Ah, kaya sanay sa Kalapati talaga. Talagang hindi sila ano-ano. Hindi sila nananakit ng Kalapati. Nananakit ng Kalapati. Hmm. Eh, sabi ni Mentor, damihan mo na kaya? Eh hindi, sabi ko dalawa lang. Ayan o, pag mapadami ko yan at pag mayroong gustong humingi na naging anak niya, mamimigay tayo. Ayun. Yan o. Mga eh tsaka maliliit na manok lang yan. Opo, para mga serama. Ano oo, para mga serama lang yun. Ang kagandahan dyan, yung mga laglag ng mga pagkain ng mga Kalapati, sila na pumupulot. Tapos kung may mga ipis dyan na nakita, kakainin pa nila. Oh, di ba? So wala nasasayang, wala ano, nakakatulong pa. Ano po? Nakakatulong pa sila. So kaya, ayan, marami tayong mga Kalapati ngayon na nadagdag. Kasi yung mga finisher natin, yung mga flyer natin na hindi na nailaban, ibinaba ko na dito. Na po dito. So kaya magkakaroon ako na ipapamigay sa birthday ko. Yung mga inililipat ko dito hindi na malalaban, ay ipapamigay ko. Tapos dito rin sa mga kak. Ito hen section kasi ito eh. Ito yung mga kak. Marami dito. Ang gaganda ng kulay. Ano po? Ayan, may mga matatanda na tayo mga Kalapati dyan. May mga anak ng USA Bird. Ayan, nandyan na halos lahat ng mga Kalapati ko. Yung mga breeder ko nakapahinga, nandyan na. Sama-sama na iba-ibang linya. Sama-sama na sila. Eh wala naman, sabi ko nga sa'yo, wala akong masyadong pagmamayabang na nanalo yung Kalapati ko dahil siyempre nagsisimula pa lang dito. Opo. Eto lang yung lock. Kaya ko lang ipagmayabang sa'yo. Medyo, talagang may laki talaga yung lock na ipagawa ko. Dahil nga, ano lang, mas trip ko na mas malaki yung kulungan ko kaysa sa maliit. Opo. Eh, dahil kaya ko naman magpagawa kasi, din. Kaya nilakihan ko na. Nilakihan.